magandang araw po sa inyong lahat, sa aking pong mga taga-subaybay. Ngayong araw, ang topic po natin ngayong pag-aaralan ay tungkol sa gauge ng fuel, mga kaibigan. Fuel gauge. Karamihan po kasi mga nagtatanong minsan, wala na po sir, wala na po sir laman yung tangke. Pero napakataas ng palo ng gauge. Minsan naman po, puno na yung tangke. Wala naman po palo yung gauge. Baliktad mga kaibigan. Ano po? Karamihan po kasi ganyan, mga nagpapagawa, malimit masira po kasi minsan itong float. Ito na po yung tinatawag na float. Ano po? Fuel sensor mga kaibigan. Ngayon, karamihan po ng nagiging sira ng mga ganito, yung pong coil. Ano po yung coil dito? Ito po yung napakaliit na coil lang yan. Yan. Ito yung parang resistor. Ano po? Tapos yung ibaba naman dyan, meron siyang indicator lights. Ito na po yung once na naubusan na ng fuel. Ano po? Pag naubusan na yan, ito yung magbabasa. Ito yung negative control. Tatagos yan dito sa indicator light ng gauge mga kaibigan. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano yung pagkukoneksyon yan mga kaibigan. Hindi na natin kailangan na umilalim pa sa sasakyan at ituro ko pa sa inyo yung saan nakaposisyon yung float mga kaibigan. Ito, napakadali mga kaibigan. Nag-draw lang ako. Ito, nag-draw ako ng tangke. Ayan, siya na yung tangke niya. Mayroon siyang laman na sobra kalahati mga kaibigan. Ayan. Nagkaroon ako ng drawing na battery, yung supply dito sa gauge mga kaibigan. Ngayon, unahin natin yung umpisa mga kaibigan. Sa gauge na ganito, yung mga nabibili sa auto supply. For example, conversion ano mga kaibigan? Asimbol. Nag-asimbol o kaya owner type Jeep. Ayan. Ganito yung connection yan mga kaibigan. Ayan. Subaybayan po ninyo yung aking pagtuturo. Dalawa po ang connection niyan. Meron niya na-assign na positive. Tapos yung iba naman meron nakalagay na G. Yan, gusto sabihin papunta yung sa upload. Ano po? Load. Load na yung mga kaibigan. Ito yung positive niya. Automatic diretsyo yan sa battery. Yan. Yan, syempre, di mawawala ng fuse. Yan, yan ang hindi ko kinalilimutan pag ako nag-wiring. Ayan. Fuse na siya. Pero accessories yan. Dadaan yan sa on ng susian mga kaibigan. Ngayon, yung out niyan, load, papunta na yan doon sa tanki mga kaibigan. Ngayon yung float, may tatlong connection. Ang iba niyan, may tatlong connection. Pag simpleng connection lang mga kaibigan, dalawang wire, ano po mga kaibigan, yung isa naka-body ground na. Ayan, ito yung isang connection mga kaibigan. Ayan, meron yun dyan, i-terminal, nakasaksak na yan dyan. Dito na yan, tatagos sa, ito na yung magiging ground mga kaibigan, ano? Ayan, ground. Kung ito ay body, body ground dyan mga kaibigan, ano? May ground dyan. Ito, meron din mga kaibigan itong ground. Hindi ako nagkakamali, nasa gitna. Ayan, meron din ground dyan. Nakaground din yan. Maraming klase kasi ng gates, ano po mga kaibigan. Merong tatlong wire. Yung tatlong wire. Ito, yung connection ito, bali tatlong wire. Ito kasi naglagay ako dito ng indicator light. Ayan. Ito yung indicator light. Connection na tayo mga kaibigan. Ayan. Itong nasa dulo, ayan, yung isang yan. Diretso na yan dito. Tapos meron po yan dyan parang contact point sa loob. Contact point dyan dyan. Yan naman ay connected dyan dito sa coil. Yan coil na yan. Connected dyan dyan. Pagka binababa mo yan, pagka binababa mo ito, itong float na ito, halimbawa, magbabawas na siya. Magbabawas na siya. Nagbababa na yung diesel o kaya yung gasoline niya, nagbababa na. Papunta na siya sa babaan ng mga kaibigan. Ito naman, siyempre, pababayan dyan.
ang tendency niyan, haba yung resistance niyan, mga kaibigan. Mga kaibigan, yung resistance niya ay magkakaroon ng resistance niyan. Ito yun. Ang resistance niyan, simple, papunta sa zero. Yung pointer ng kanyang gauge ay bababa siya dito sa empty. Yan, mga kaibigan. I-connection natin, mga kaibigan. Yan, ito na yung connection. Punta na yan dyan. Okay? Pagka naubos na itong laman, naging empty na yan, bababa siya, pupunta siya dito, mataas ang resistance niyan. Pagka kumuha kayo ng tester, connection niya lang yan dyan, yung line 1 saka line 2, magkakaroon siya ng resistance, mga kaibigan. Yan, machi-check din niyo yan kung sira, hindi papalo yung tester natin ano sa times 1. Pagka buo naman, papalo yon, magkakaroon ng resistance yung tester natin, mga kaibigan. Yan. Pagka inangat natin itong float, gusto sabihin, pag umangat yan, ano po, itaas natin yung level ng tubig. Yan. Correction, hindi pala tubig. Pagka tumaas yung level ng diesel or gasoline, ano po mga kaibigan, itong float na ito, at ito ay merong hangin sa loob. Ano po, parang salbabida yan, kumbaga sa palutang, parang salbabida yan. Ngayon, ang tendency niya, naaangat yan, pupunta yan sa taas. Ano po, ngayon, itong contact point niya dito, aangat siya. Pag umangat siya dito, magiging zero resistance yan, mga kaibigan. Pag naging zero resistance yan, ang tendency nitong gates natin ay mag-short circuit, ano mga kaibigan. Papalo siya dito sa full, mga kaibigan. Full yan. Yan, sasabay yan. Pag inangat mo yan dyan, aangat din itong gates. Ano po, pag binaba naman natin itong float, bababa naman yan dyan. Magkakaroon ng resistance ito, babagsak naman yung gates natin, mga kaibigan. Ayan. Ngayon, mayroon pang isang wire yan na natitira. Kasi pag wala na talagang laman, bagsak na siya, mayroon pang warning yan, yung indicator light. Yung sa dulong yan, mayroon pang isang wire yan. Yan, nakalukot yan dyan. Nakalukot yan, diretso sa baba. Ito na yung sensor niya. Negative control yan. Yung pinakang sensor niya ito. Pag nawala na yan dyan, magkakaroon to ng contact at wala ng conductor. Sensor yan. Ngayon, tagos naman yan doon sa... Ayan. Tagos na yan dito. Tatagos yan dito. Ayan. Ito na yan. Ito na yung indicator valve sa dashboard. Iilaw yan. Automatic, nakapositive din ito. Ayan. Nakakoneksyon na din siya diyan sa positive. Ayan. Yan yung pagkakaiba ng double wire. Meron naman kasing single wire lang, automatic nakaground na, ano mga kaibigan. Ngayon, para natin matitesting ito kung buo. Simple lang, mga kaibigan. For example, may connector dito. Ayan. Meron siyang adapter. Ano muna natin yan? Tanggalin muna natin yan. Meron naman yan dyan pinipindot para mahugot. Ngayon, kumuha tayo ng test light. Pwedeng test light, pwede natin i-short yan. I-body ground natin ito. For example, ito yung ground. Pagdikitin natin yan. For example, chassis. I-short circuit natin yan. Ang mangyayari niya, mga kaibigan, pag buo agits natin, papalo yan, naangat yan, pupuntayin dyan sa pool. Gusto sabihin, buo itong gates natin. Pero pagka hindi umangat yan, may tendensing ito ang sira, mga kaibigan. Tapos may katanungan naman yung iba, sir, puno na, hindi pa rin naangat. Ito yan, mga kaibigan, open connection na ito. Puno na yung laman, yung diesel natin, angat na. Ngayon, hindi pa rin umaangat. Open connection na po yung resistor natin, yung pinaka-coil, ano. Hindi na nababasa nito, open na siya. Nakahang na lang siya. Kaya hindi siya umaangat, mga kaibigan. Ngayon naman, sir, ang tanong na naman ng iba, wala naman ang laman, sir. Pero full charge, full pa rin yung diesel, kaya gasolina. Pero wala na pong laman yung tanki. Bagsak na nga, yaya na, oh, bagsak na siya. Pero ito, naka-full pa. Yan. Nakapalo pa rin dyan yung
yung pinaka-araw natin, yung pinakang gauge natin, nakaangat pa rin. Karamihan yan, pagka nakasagad yan dyan, tuktukin natin. Gusto sabihin, stick. Pagka tinuktok natin yan na hindi bumaba, gusto sabihin, short circuit. Hanapin, bye-bye natin ito. Baka kumiskis yan sa chassis, mga kaibigan. Ayan. Pwedeng kumiskis yan sa chassis, kaya yan ay nakasagad, mga kaibigan. Ayan, sana po ay kaunting pagtuturo ay naibahagi ko sa inyo at napunutan ninyo ng kaunting kaalaman na aking pong tutorial ngayong araw. Maraming maraming salamat dun sa mga nagsusubaybay at patuloy na tumatangkilit sa aking pong YouTube channel Torres the Electrician, mga kaibigan. Sa mga susunod na video, huwag po kayong bibitiw at para updated kayo sa panibago ko pong video ituturo. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat.